Welcome back mga sir. Ngayon ay may aayusin tayong isang rice cooker. Wala na po daw siyang power. So ngayon, first step natin is i-check muna natin itong kanyang AC cord. Baka andito lang ang sira. Yun, okay ang isang line at wala namang shortage sa katabing line. Dito naman tayo sa kabila. Kung may continuity ba? Yan, nag-buzzer naman po. So goods ang kanyang AC cord. Proceed tayo doon sa kanyang mismong unit. Kadalasang mga sira sa rice cooker mga sir is ang kanyang thermal fuse putol na. Kaya hindi na siya nagpa-power. So buksan natin. Sana nga lang ay thermal fuse lang. So ito na po ang kanyang loob. Parang may napansin ako agad. Ito. May natutusta pong butiki. So ito po ang kanyang thermal fuse. Parang nangingitim na. So ito ang i-check natin. Dito yan sa line. Sit lang ating tester sa buzzer. Dito tayo mag-check sa isang line. Itong line na ito mga sir, papunta po ito sa kanyang pinaka-switch. Yung ibababa natin sa tuwing magsasaing tayo, dyan yan papunta. So okay naman. Tapos itong linya na to, ito po ang dito po nakalagay bali ang ating thermal fuse. Papunta dito sa isang heating element sa rice cooker. Pagputol ito, siyempre walang power at hindi rin mag-iinit ang rice cooker. So putol nga talaga siya mga sir. Tanggalin natin. So ito na, hinugot ko lang ang kanyang Faston connector mula sa kanyang AC socket. Pati rin dito sa kabilang terminal niya na kung saan dito nakatap sa isang paa ng heating element natin. Yan, so wala namang ibang sira. Ito lang talaga ang kanyang thermal fuse ang nangingitim. So baklasin natin to para mapalitan natin. Double check. Yun, hindi na talaga siya nagbabuzzer. So dito, subukan nating i-power up ang rice cooker na ito by jumpering. Mula sa linya na ating kinunan sa thermal fuse. Para nang sa ganun mapagana natin or kung hindi matroubleshoot pa natin kung ano ang kanyang ibang sira para masabay natin sa pagbili sa nasirang thermal fuse para hindi na tayo pabalik-balik doon sa bilihan sa mga parts. Yun, nag-ilaw na po siya. Try nating yan, nag-transfer po ang kanyang indicator mula sa warm. Pag pipindutin natin, ta-transfer po sa cook. Yan, mainit pala. So ito na po mga sir, nakabili na tayo ng bagong thermal fuse. Yan, wala po siyang buzzer. Dito naman tayo sa bago, siyempre magbabuzzer to dahil buo ang fuse na to. So ganito lang kadali mag refer ng isang rice cooker mga sir. Basta thermal fuse lang po ang kanyang sira. Palit lang kayo ng thermal fuse at ibalik nyo sa dati niyang connection, goods na yan mga sir. Bukod sa hindi pa kayo gumagastos ng pagpapaayos, mai-enhance pa rin at the same time ang inyong skill sa pagkumpuni ng mga bagay-bagay sa inyong tahanan. So ito na po mga sir, naibalik na natin ang thermal fuse. Takpan na natin para ating ma-final testing. Ayan, tapos na nating naisara ang rice cooker. So bali ito po ang kanyang brand, isang kilalang brand sa Singapore at USA. So ngayon, testing tayo. Naglagay ako ng maliit na tubig dito sa kanyang bowl para maitesting natin. Yan.
Yun na mga sir, kumukulo na po ang kanyang tubig. Hindi lang klaro sa video pero umuusok na yan. So ganun lang kadali mga sir ang pag-ayos ng isang rice cooker. Maraming salamat po.